dating PNP Chief Oscar Albayal, Det Police Major Rodney Baloyo IV, dumalo sa pagdinig ng DOJ kaugnay po sa 2013 Pampanga drug raid. Ang detalye mula kay Moira Encina. Humarap sa ikatlong pagdinig ng Department of Justice kaugnay sa kontrobersyal na 2013 Pampanga drug raid si dating PNP Chief Oscar Albayalde. Si Albayalde ay isinama ng CIDG sa mga kinasuhan nito na mga reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, Anti-Graft Law, Qualified Bribery, Falsification of Public Documents, Perjury, at Dereliction of Duty. Siya ang Provincial Director ng Pampanga nang mangyari ang maanomalyang drug raid. Sa pagdinig ay isinumite at pinanumpaan ni Albayalde sa DOJ Special Panel Prosecutors ang kanyang kontra sa laysay. Dumalo rin sa unang pagkakataon si Police Major Rodney Baloyo IV na bantay sarado ng mga pulis na nakatalaga sa bilibid. Pinanumpaan din ni Baloyo ang kanyang counter-affidavit sa DOJ panel. Ikinulong sa bilibid si Baloyo matapos na ipakontempt ng Senado dahil sa pagsisinungaling. Si Baloyo ang leader ng Pampanga drug raid kung saan inakusahan sila ng pag-recycle ng mga nakumpiskang ilegal na droga. Naharap sa mga parehong reklamo si Baloyo at 12 tauhan nito nakasama sa drug operation sa Mexico, Pampanga noong 2013. Presently sa hearing ang iba mga pulis na respondents na naghain din ng kanilang mga kontra sa laysay maliban na lamang kay SPO1 Ronald Santos na no-show sa hearing. Itinakda ng DOJ panel prosecutors ang susunod na pagdinig sa November 11 sa ganap na alas 10 ng umaaga. Nakasama magsulite ang CIDG ng kanilang reply affidavit o tugon sa inyaing kontra sa laysay ng mga respondents habang maghahain naman ng supplemental counter affidavit si Albayalde. Ayon sa amended complaint ng CIDG, hindi pinaimbestigan ni Albayalde sina Baloyo kahit may ulat na ng irregularities sa naging drug operations. Tinangkap raw ni Albayalde na impluwensyahan si dating Region 3 Provincial Director Aaron Aquino na huwag ipatupad ang mga admissible kaso laban sa grupo ni Baloyo. Para sa Eagle News, Moira Encina, 125. Halos 300 Chinese national ipinadeport ng Bureau of Immigration. Si Eagle News reporter,